nakuha pala namin na medical assistance sa DSWD ay 40,000 pesos. Hi everyone and welcome back to my vlog. And for today's video, i-share ko sa inyo kung paano nga ba makahingi ng tulong sa DSWD, Office of the President, sa inyong governor sa lugar ninyo, sa board member ng lugar ninyo, and sa PCSO. Silang lahat ay pare-parehas lang ng requirements, kaya make sure po na marami kayong kukuhanin na copy. Pa-certified true copy kayo agad. So, pag sinabi natin certified true copy, ito yung original, ipapa-xerox mo, then ipapa-certify mo. Gusto ko kayong tulungan, kaya i-share ko sa inyo to para hindi na kayo pabalik-balik at di masayang yung effort nyo once na pupunta kayo sa office kung saan kayo hihingi ng tulong. Yung kasing hospital bill ng father ko ay umabot ng 1.5 million. So, alam ko na makakatulong din to sa inyo. Pag-usapan na natin kung ano-ano nga ba yung mga requirements at saan nga ba ito makukuha. Ang unang requirement na pinakamadaling lakarin ay yung barangay indigency. Saan nyo nga ba makukuha ito? Kukunin nyo to sa inyong barangay. Sasabihin nyo na kukuha kayo ng barangay indigency para sa hospital bill. Libre lang to at walang bayad. Mag-provide lang kayo ng inyong xerox or photocopy ng inyong one government valid ID. Tapos mga 3 to 5 minutes, marirelease na agad yon. Barangay indigency mo na ikaw na maglalakad at barangay indigency ng pasyente. Libre lang to, kaya kumuha na kayo ng marami. Siguro kahit at least mga 6, 7, 8, ganyan. Hanggang 8, kumuha na kayo. Just in case lang na meron pa kayong malalapitan. Pangalawa guys, is yung medical certificate. So, saan ba ito nakukuha? Magre-request lang kayo neto sa doktor ng pasyente. Pwedeng medical abstract or medical certificate. Kasi alam ko, ang medical certificate ay nire-release lang yon kapag ka uuwi na yung pasyente. Kaya pwede naman kayo mag-request ng medical abstract. So, i-request nyo agad to kasi alam nyo naman na yung mga doktor, mabilis lang mag-rounds yung mga yan kasi marami talaga silang mga inaasikaso. And lagi nyo siyang fina-follow up doon sa nurse ng inyong pasyente o yung nurse ng iyong relative. Kasi yung nurse mismo yung magka-follow up doon sa doktor. Once na available na to, kunyari sinabi ng nurse na meron na, pwede nyo na siyang kuhanin sa record section ng hospital. Pwede rin namang mismo yung nurse yung maghahatid sa inyo. Take note guys, kailangan nyo tong ipa-certified true copy. At least, again, mga 8 piraso para sigurado. Pag private, may bayad. Nakalimutan ko lang kung magkano. Pero sa public, alam ko, libre lang naman. Yun yung pangalawang requirement para makahingi ng tulong financial para sa hospital bill. Ang pangatlong requirement, ito yung hospital bill or yung running bill. Pagpapalabas na kayo, final bill. Pero pag inpatient pa, running bill yung kukuhanin nyo. Ito ay makukuha sa billing section ng hospital. Magre-request lang kayo ng running bill. Sabihin nyo, kailangan nyo for medical assistance. Pang-apat ay yung endorsement letter. Saan nyo makukuha ang endorsement letter? Makukuha nyo ang endorsement letter sa social service unit ng hospital. Lahat po ng hospital may social service unit. Tapos, i-represent nyo yung running bill. Doon sa running bill, guys, dapat latest yon. Once na pumunta ka sa social service unit, dapat nakadate po nung time na yon. And, kapag ka maglalakad ka ng medical assistance, kailangan yung endorsement letter mo at yung running bill mo, mismong araw na yon. Kasi mare-reject lang kapag ka hindi mismong araw mo yon nilakad. Again ha, sa endorsement letter at yung running bill, pag naglakad ka ng papers, dapat latest po. Kaya kailangan pag maglalakad ka ng mga medical bills, maaga talaga para matapos mo siya ng isang araw. Next, ito madali lang to. Valid ID na maglalakad ng hospital bill at yung valid ID ng pasyente. Ipa-xerox nyo lang to na may tatlong signature ng pasyente at tatlong signature mo sa inyong xerox ng ID. Again, ilang piraso? 8. Pag meron na kayong barangay indigency, medical certificate, hospital bill, endorsement letter, at yung ID mo at yung ID ng pasyente na xerox. Tapos, ang panghuling requirement ay yung social case study or yung intake sheet. Pipresent nyo lahat ng mga sinabi ko kasi doon sila magbe-base. Ilalagay nila doon kung magkano na yung running bill ninyo at yung endorsement letter nyo, kung saan nyo siya i-address. Kasi doon sa social case study and doon sa intake sheet, ilalagay din nila kung saan office ka pupunta. I-interviewin ka lang ng konti doon yung basic information mo, tapos yung basic information ng pasyente,
at i-check na nila yung medical abstract or medical certificate na pinresent mo kung ano nga ba yung diagnosis ng patient. So guys, ulitin lang natin yung mga requirements para makapaglakad tayo ng medical assistance. First is yung barangay indigency na makukuha sa inyong barangay hall. Barangay indigency mo at barangay indigency ng pasyente. Next is yung medical certificate or yung medical abstract na pwede nyong i-request sa doktor ng pasyente. Pangatlo ay yung hospital bill na nakukuha sa billing section ng hospital. Pagtapos noon, pumunta na kayo sa pang-apat na requirements, which is the endorsement letter. Ang endorsement letter naman po ay makukuha sa social service unit ng hospital. Panglima ay yung Xerox ng valid ID ng pasyente at ang maglalakad ng medical assistance or financial assistance. At ang pinakahuli, general intake sheet o yung tinatawag na social case study. Ito pala ay makukuha sa inyong munisipyo sa unit ng City Social Welfare Development Office. So, CSWDO. Hanapin nyo lang yon sa munisipyo. Guys, siguraduhin nyong maaga kayo maglalakad ng mga papel kasi minsan nagka-cut-off sila or madalas nagka-cut-off talaga sila. At para hindi kayo maabutan ng lunch time, kasi yung ibang government talaga, nagla-lunch time sila. Kahit sabihin na natin hindi, pero nagkakaroon sila ng lunch time. Nagka-cut-off sila. Kaya i-prepare nyo na yung mga madadali, katulad na lang ng ID, tapos yung barangay indigency, sobrang dali lang naman yan. Tapos mag-request na kayo agad ng medical certificate or medical abstract. Ang nakuha pala namin na medical assistance sa DSWD ay 40,000 pesos guarantee letter. At sa aming governor, binigyan kami ng 35,000. Twice na kami humingi sa governor at yung isa ay 30,000. Pesos. Guys, depende yun ha, kasi every 3 months, kunyari humingi ka ng tulong ngayong November. So, ang susunod na pwede kang manghingi ulit ng tulong ay February na. Kasi yung father ko po, 4 na beses siyang na-admit at tigil sa isang buwan, tigil isang beses siya na-admit. Kaya medyo malaki rin kasi yung bill namin. Pero ayun nga no, malaking tulong din yun kasi hindi ka naman basta-basta makakakuha ng ganong kalaking pera. Tapos dun sa board member, parang 10,000. Oo, nakafix pala siya ng 10,000. Ayun lang naman at gusto ko lang itong i-share sa inyo at sana gumaling po ang inyong pasyente or gumaling po yung kamag-anak ninyo na nasa hospital at alam ko makakatulong to sa inyo. Again po, pag maglalakad tayo ng mga gantong papel, make sure na maaga kayo para lagi kayong una sa pila. Sa PCSO, hindi ako natawagan. Hindi ko alam bakit, hindi ko alam kung parang pili lang sa place namin yung mga kinukuha. Kasi ha, cancer patient yung father ko pero hindi pa siya natawagan. Diba, pag mga nagda-dialysis at mga cancer patient, pinapriority talaga sila. Hindi ko alam sa place namin bakit ganun. Hanggang sa na-expired na yung endorsement letter, hindi pa rin kami natawagan. Though sinabi ng PCSO office na tatawagan kami anytime, pero wala talagang nangyari. Hindi ko alam bakit, pina-follow up ko pero hindi sila sumasagot. Pero depende to sa place ninyo, ha? Kasi meron ako mga napapanood or nababasa na nakakahingi sila ng tulong sa PCSO. I hope gumaling po yung mga pasyente na inaalagaan nyo ngayon or sino man yung kamag-anak na inaalagaan nyo ngayon. And that's all. God bless. Ingat kayo, guys.